sikreto ni Marvin. Okay lang bang manood ng pornography ang mag-asawa? Alamin! Ano ang natuklasan kay Alvaro at bakit siya binugbog ng pamilya ng kanyang girlfriend? Ano-ano ang dapat gawin para maiwasan ang molestation? Abangan ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa... May sikreto ako. Ang kulay ng mundo ni Marvin ay di naging malinaw sa simula pa lamang. Sa kanyang kinalakhang lugar, ipininta ang kanyang pagkatao. Titingnan ko tatay ko para siya. Isasabihin ko siyang napaka-responsable nga ba. Walang pagpapahalaga sa amin. Yung pagmamahal bilang isang ama, hindi ko makita sa kanya. Ang paaralang kanlungan at pinagmumulan ng karunungan ay naging simbolo din ng kabuktutan. Ang sariling guro niya mismo ang naging tagapagturo ng kamunduhan. Naramdaman ko yung kamay niya gumagapang sa masasalang parte ng katawan ko. Matapos ang pangyayaring iyon, iniwasan na ni Marvin ang kanyang guro. Pero nasundan ang pang-aabuso kay Marvin sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. Hindi lang isang beses nangyari yun eh. Nasundan na nasundan, homosexuality. Parang doon na nabuo. Itinago niya ang lahat ng mga nangyari. Kahit napapansin na ng ina na tila may kalambutan si Marvin, hinubog ng mga pangyayari ang katauhan ni Marvin. Ang resulta ang lalong pagkasadlak sa pagiging bakla. Sabi nung pangalawang kapatid ko, paano kita irerespeto? Paano ka namin irerespeto? Yung sarili mo nga, hindi mo kayang irerespeto. Ang pagtanggap ng isang pinsan sa kanyang pagkatao ang naging sagot sa pagbabago ni Marvin. Sa piling ng mga kasamahan sa simbahan, naramdaman ang pagtanggap ng walang panghusga. Tanong ako sa kuya ko. Sabi ko, kuya, kahit ganito ba ako, sa tingin mo, mamahalin pa kaya ako ni God? God, tulungan mo po ako magbago. Kasi niya, alam ko kung gano'n mo ako mahal. Sabi ko, tulungan mo po ako. Ang patong-patong na kasalanan na naipon sa mahabang panahon ay unti-unting natanggal ng dahil sa pag-ibig at katotohanan ng kanyang natagpuan. Realize ko na mahal nga ako ni God eh. Pinatawad nga ako ni God. Siya nga God, pinapatawad. Pinatawad niya ako. Ako pa kaya hindi ko sila patawarin. So, pinatawad ko unang-una yung papa ko. Yung pananaw ko sa sarili ko, nakakilala ko na. Doon nag-ano sa akin na lalaki ako. You know, Brother Peter, before my first job was I worked for a child rescue center. And no, I didn't know that. Yes, and I discovered that sexual abuse happens as often or sometimes even more to boys than to girls. And it happens at a very young age when, you know, they have really no concept of their gender. Mm-hmm. And so, you know, once it happens, it gets repeated through the years and then plus having a distant relationship with the father. That's why a close relationship with the father is very important. And then, you know, they get confused about their sexuality growing up. And I think it's very important for parents to know, or even, you know, adults to know that you cannot keep these things a secret. Kahit sabi mo, you know, you're showing this facade, I'm okay, everything's going well, I'm successful. But if you do not tell them the pain that you experience, because sexual abuse is very, very painful. It hits the core of you. It affects you. It makes you feel shame. It makes you feel guilt. Even kahit wala kang kasalan, kasi bata ka, di ba? Bata ka nung minolestya ka. Pero kahit alam mo yun sa isip mo, sa puso mo, you still feel the shame and you still feel the anger, the unforgiveness. They need these people, even if you're an adult, you need to process this. You need to go through healing. And there's only really one person who can truly heal you from the inside out. And that is Jesus, because He will teach you forgiveness. Amen. He will teach you what your true worth is. He will teach you that you don't need to live in darkness anymore. You don't need to keep that a secret anymore. You don't need to feel that, you know, have that guilt, carry that guilt all your life. You need to surrender it to Jesus, and He will use even that very painful past for His glory so that you can also inspire other kids who have gone through that kind of molestation. Amen. The more we keep a secret, the power of that secret holds us. But yes, when you can openly speak to someone that you know truly cares and loves you,
and then tell that secret, that power is immediately broken. Amen. That load is lifted from your shoulder. Yeah. And then you open the door for God, for the Lord Jesus Christ to come and heal you completely from that past wounding. If you're watching right now and kung victim po kayo, or even if you're the one that molested someone else while they were still young, either way, both of you bring that issue, bring that pain, expose that secret to the Lord Jesus Christ and allow Him, allow His love to touch you and heal you by receiving Jesus as your Lord and Savior. If that is your desire, we want to lead you into a prayer. Please pray this prayer from your heart. Let's come to Jesus right now. Just say, my dear Jesus, you know the secrets of my life. There's nothing hidden from you. So Lord, I bring this pain. I bring the pain of molestation. I bring the pain of abuse that had been done to me repeatedly over the years to you right now, Lord. And I say, Lord, remove this pain. I want to be set free from this guilt, from this shame, Lord God. You sent your one and only Son, O Father, Jesus, to the cross to nail on that cross all sickness, all shame, or guilt even that has been taken away at the cross in Calvary. So right now, Lord, I come to you and I receive your forgiveness. And I open my heart's door and invite you, Jesus, to come rule and reign in my heart. Be the Lord of my life. Be the one to direct me. Be the one to lead me. And be my Savior. Save me, Lord, from this sinful act and shame and guilt. Take it away from me. Set me free. I receive this freedom now. Thank you for the gift of eternal life. Lord, thank you for setting me free. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Taos puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas? If yes, today is your Independence Day. Malaya ka na sa kasalanan. Amen. And today is your spiritual birthday. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa inyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes, space, your name, space, your location, halimbawa, Davao, at ipadala yan sa aming smart number, 0998-590-0620. Globe 0977-803-5608. At Sun number 0925-300-3000. Please text us your eternal decision. Our texting instructions are on your screen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space, your name, space, location, at ipadala yan sa smart number 0998-590-0620, Globe 0977-803-5608, at sa Sun 0925-300-3000. Okay lang bang manood ng pornography ang mag-asawa? Alamin! It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saan nagkakilala sina Jem at Alvaro? Is it A, Battle of the Bands? B, Cooking Contest? Or C, Cheering Contest? Itawag ang inyong sagot sa aming hotline 8737-0700. O mag-text ng Tuesday promo space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0998-590-0620. Globe 0977-803-5608. At sa number 0925-300-3000. Only the 20th caller and 20th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, kilalanin sila mamaya at alamin ang kanilang love story. Trumpet's longest-running musical in the country, Joseph the Dreamer, returns on stage with an all-new powerhouse cast. Directed by Paolo Valenciano on February 21 to March 7 at the Maybank Performing Arts Theater. Tickets available at Ticket World. See you there!
sa paglipas ng taon, mas nagiging mabilis, nakakatakot at madali ang pag-uusig laban sa mga Kristiyano dahil na rin sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Sa China, na pang-23 sa listahan ng 2020 World Watch List, bantay sarado ang kilos ng mga tao dahil sa mga nagkalat na surveillance camera system. Panoorin natin ang ulat na ito mula kay David Curry, CEO ng Open Doors USA, at tunghayan natin ang kwento ng mga Kristiyano sa loob ng China. I'm being watched. China has the sophistication and technology to monitor its population like no country before it. It feels like these eyes are always accusing. Where are you going? What are you doing? What are you saying? And who do you worship? In China, what's happened over the last 5 years seems unthinkable. Pastors can be arrested if they don't allow surveillance cameras in their sanctuaries. Authorities can shut down churches at any time. The pressure is growing. If you are a Christian, it's okay. But if you attend your Sunday service in other location which is not registered or unapproved, then your meeting is illegal. The increasing religious restriction in recent years, it really tests the church in China. I still remember like 5 years ago, we heard about China government, they started pulling down of crosses from the rooftop of the church buildings. The persecution here in China is not what it once was 30 years ago. It's not pastors being held in prison for decades or being beaten and dragged out of their churches. It's a very sophisticated and subtle persecution, a squeeze on the freedom of the church in China. I know a friend, he's a young pastor, shepherding a church, and over the past maybe 5 years, this church was growing. And just earlier this year, he told me, if we disagree to register under the government, then my church would be outlawed. The government officials will come today, so please keep praying for us. And then at the end of the day, this friend told me, we have been outlawed. Despite the pressure, despite the surveillance, God is still doing incredible things. I know a church in the central part of China. Several years ago, the church will want to move the cross from the church. So they said, we shouldn't fight with the authorities, but we kneel down and pray. God will do his work. And I can tell you, nowadays, the cross is still on top of the church. And Christians in China are trusting God through the pressure, praying that God will use persecution to purify his people. The response of people, most of the people, is really encouragement, because you can see what you really believe in God or something else. Does prayer encourage the Chinese church? I think so, because the prayer is so crucial and important. We have a responsibility to help our brothers and sisters know they aren't alone. China may be number 23 on the 2020 World Watch List, but the believers there are part of our church, part of our family. Abangan bukas, mula sa Middle East, lumaganap na sa Africa at maging dito sa Southeast Asia ang impluensya ng radical Islamic ideology. At nagre-resulta ito sa marahas na Islamic extremism laban sa mga Kristiyano. Kamusta na nga ba ang mga mananampalataya ni Kristo sa mga bansang ito? Ang tanong! Okay lang ba na manood ng pornografiya ang mag-asawa? Ang sabi ng taong bayan. Hindi, kasi doon nagmumula yung ano eh, yung pangangaliwa. Depende yun eh, kung hindi naman malaswang ano, kasi normal naman sa mag-asawa yung nagse-sex. Kung mag-asawa kayo, legal na mag-asawa, okay lang. Kasi dapat di manood ng mga ganun. For me kasi po, bakit po papanoorin? Kasi po, sagrado po yun eh. Oo, kung mag-asawa, wala naman problema. Usually po, hindi po lang kami nanood eh. Hindi, para sa akin hindi. Kasi para nalalaswaan ako eh. Kasi kumbaga, intimate moment yun na mag-asawa. Pero kung kalaswaan lang, para lang exploit, hindi maganda. Ang sabi ng Bible. Pero ang tanong, ito ba'y God-pleasing? Kasi in the Garden of Eden, when God instituted marriage, it is designed to be monogamous and exclusive. When you watch pornography, as if you're inviting a stranger sa supposed to be ay isang intimate act. No? At mahalaga, maintindihan natin that
the husband and the wife should enjoy each other's bodies. Galatians chapter 5, hina-highlight doon ni Paul that isa sa mga hindi makakapasok sa kaharian ng langit ay yung mga gumagawa ng sexual immorality. In Matthew chapter 5, adultery starts with lust. And yung lust nagsisimula sa ating mga nakikita. Kaya intindihin natin na ang Biblia, binibigyan na tayo ng warning na kung ano yung ating nakikita, maaaring magtulak sa ating gumawa ng kasalanan. For sure, makakasira ang pornography sa ating mga relasyon. Kasi ang tinitingnan nating mga images and videos ay pantasya, hindi totoo. My first advice is stop it immediately. Hindi makakatulong sa inyong pornography. At susundan nyo ito ng isang proactive and conscious loving sa bawat isa. May iba pang areas of intimacy na dapat na i-develop at pagyamanin na mag-asawa. That would include, first and foremost, yung spiritual intimacy. Strengthen your relationship with the Lord. Yung emotional intimacy, mag-usap kayo. Ang intimacy, paglalapit ng puso at kaluluwa ng mag-asawa, hindi lang nakatungtong sa physical act o sex, no? At ganun din, pagyamanin ninyo yung inyong relasyon sa inyong kapwa, sa inyong mga anak, at sa inyong mga kamag-anak, napakahalaga, no? We're called to live a life of holiness, and our marriage should be glorifying sa Panginoon. Ang sabi ng Bible! Alam mo, Camila, this is a very serious thing, no? Many young people, young couples, yes. They think watching pornography, anyway, we're married, walang problema yan. Mm-hmm. You know, I've watched a series for men, no? These are professionals, psychiatrists, yes. Psychologists. They were wondering, ano na nangyari sa mga medyo young, 20s and 30s, mm-hmm. Nagkakaroon sila lang erectile dysfunction. That's they so cannot true. Make love to mm-hmm. their wives who are so pretty, so physically yes. fit, because the watching pornography does something to your imagination mm-hmm. na pag hindi yun na-trigger, mm-hmm. hindi ka magkakaroon ng erection. Yes, yes. It will destroy you. Kaya tama si Pastor, mm-hmm. stop it immediately. The Lord wants to set you free. It is not an accident you are watching right now. Because God is in the business of healing and He wants to heal you. He wants to set you free right now. So right now, pray out to the Lord. Lord God, Lord, I'm helpless. I'm helpless. I cannot do anything to save myself. Lord, help me right now. I am so deep, deep, deep into lust. I am so deep, deep, deep into pornography. Lord God, no one knows my secret but you. Lord, I know that it is already affecting me, Lord. Even if I deny it to myself, I know deep down inside it's already affecting me. And I know, Lord, that this sin will only lead to death. It will lead to death in my marriage. It will lead to death in a happy relationship with my wife. So right now, in the name of the Lord Jesus, please save me right now from this secret sin. The Lord right now, He has honored your prayer and He is healing you right now, this very moment, from this sin of lust in the name of Jesus. Those people who are watching right now who are experiencing erectile dysfunction, the Lord, He is going to heal you. Go to a counselor who will help you and your wife, a Christian counselor who will use the Bible, because the medical doctors can't help you. They already said that you are healthy, there's nothing wrong with you, but go to a Christian counselor who will use God's word, who will use counseling, using God's word to heal you and your wife, and you will have the best marriage, the best physical intimacy ever. There's also somebody who is watching right now, these teenagers who are also deep into pornography. The Lord wants to set you free. Napupuyat kayo, hindi nyo nagagawa yung mga schoolwork nyo. The Lord wants to set you free. He is setting you free right now from the sin of lust in the name of Jesus. No binding of the enemy can ever prosper in the name of Jesus. We claim that in Jesus' name. Ano ang natuklasan kay Alvaro at bakit siya binugbog ng pamilya ng kanyang girlfriend? Ang harap ay maging teacher at para natutunan ng mga batang hindi marunong magbasa.
Yung mga pangarap nyo sa buhay, kung anong gusto nyo maging, idodrawing natin, ha? Para bang sinesketch nila yung future nila eh. Alam mo, when I saw Noemi, she has that look, she has a vision. So sabi ko, in-nurture mo tong dream mo na to. Parati mong panghawakan. Posible na maabot ko ang pangarap ko. Maging teacher ako pag nag-aaral na mabuti. Napaka-humbling because tinuturuan niya ako to go down and just be very simple and basic. It's nice to see na may mga communities na ganito sa Philippines that needs help. And I hope it will continue in helping out with other communities because they really need us. We're very fortunate to have something for us. Let's give it back to them. Our Operation Blessing team, together with Francis Libiran, trekked all the way to Puray, Montalban, Rizal for him to witness Operation Blessing's Bless a Child program, where we take in children, put them to school, feed them. Siya mismo, when he was teaching them to draw, he saw the potential in this child. Every time you give, you bring forth the potential in children who otherwise have no hope. Kaya po, mag-partner po kayo sa CBN Asia. Our numbers are being flashed on your screen. Be a blessing. Nagkakilala sa Battle of the Bands sina Alvaro at Jem. Hanggang naging malimit ang kanilang pagtatagpo at nagkamabutihan ang dalawa. Ngunit may naging problema. Nung naging kami ni Jem, meron akong girlfriend din. Ganun ako katimik. Pero kinontinue ko. Kasi feeling ko before, yung attention na binibigay niya sa akin, yun yung magpapasaya sa akin. There was a time, pumunta siya dito sa bahay. Tapos nakita siya ng brother ko. Yung brother ko, kilala siya na babaero, kilala siyang bad boy. So nagalit sa akin. Eh ako, makulit, pasaway. In-entertain ko pa rin siya. At naging against all odds ang tambalang Alvaro at Jem. Sa kanilang madalas na pagkikita ay mas nakilala nila ang isa't isa at unti-unti naging seryoso na rin sa kanilang relasyon. Sa katunayan ay kapwa naging aktibo ang dalawa sa simbahan. So na-realize ko, as you listen to the Word of God, naririnig mo ay na-realize mo na dapat pala yung happiness mo hindi nang gagaling sa mga ganong klaseng bagay. Ngunit malalim ang hawak ng kasalanan kay Alvaro. Since na Christian kami, hindi kami nagsisex. Kaya meron akong ibang way para ma-let out yung sexual issues para lang hindi ko magawa sa kanya. Yun ay yung meron akong ka-phone sex. Nang minsang magpunta ito sa Hong Kong kasama ang mga kaibigan, naghanda ng isang stag party ang kanyang tropa. We also have extra service. Would you like to try it? Doon ay nagpunta siya sa isang spa with extra service. Okay. Muli ay nahulog na naman si Alvaro sa patibong ng kaaway. Kaya't naging mas matindi ang galit ng pamilya ni Jem kay Alvaro. Pag kasi akong visit niya, galit na galit na yung brother ko. Sinapak siya. Tapos tinawagan yung mga cousins namin. Pumunta ka dito! Nandito sa Alvaro! Sabi ko, huwag niya pumunta dito. So, daddy ko, titos ko, titas ko, cousins, brother ko, lahat, binubugbog siya dito sa bahay na to. Pinablatter siya, bawa siya lumapit sa akin, 5 meters away. Tapos, dinala siya sa hospital. Ganun na yung nangyari. That time, feeling ko, sabi ko, bakit ganun? Hindi ko to na-feel sa ibang guys. Yung parang of all the guys na dinidate ko, siya yung pinaka gusto ko. Alam ko na gusto ko na talaga siya more than fling. Ngunit dahil sa mga napagdaanan, nagdesisyon si Jem na tuldukan ang kanilang relasyon. Prayer ko, Lord, kung hindi kami, tanggalin mo yung feelings. Pero kung kami talaga, i-help us sa journey namin. So yun. Kahit anong gawin niya, siguro ganun yung love sa atin ni Lord. Kahit anong gawin natin, hindi ako nagagalit. Sabi ng pastor namin, that's God's heart in your heart. Nilagay niya, nag-exchange daw kami ng heart.
Kaya't sa makailang pagkakataon, napatawad muli ni Jem si Alvaro. At sa puntong ito, sa tulong ng Panginoon, nagdesisyong tuluyang talikuran ni Alvaro ang kanyang mga maling gawi. Na-strike ako ni Lord nang pinukpok niya ako nung sinabi niya na itong gusto mo ba yung mga anak mo maging babaero din? Gusto mo ba yung anak mo magkaroon ng sakit? Kasi, o kaya gusto mo ba si Jem magkaroon ng sakit? Diba? Parang, ayun, sabi ko, Lord, ayoko ng ganun. Marami mang napagdaanan ang pag-iibigan ni na Jem at Alvaro ay nauwi rin ito sa kasal. Sa tagpong ito ay isinuko nila ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya ako nakakaharap kay Jem sa mga tao kasi sa pagmamahal ng Diyos, may hope, may chance. Prayer is everything sa isang relasyon. Naiyak na ako. Kasi yun yung fuel nyo sa isang relationship. Ang third party lang na pwedeng sumakop sa buhay namin is... Si Lord lang ang third party namin ni Alvin. His love and His grace. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saan nagkakilala sina Jem at Alvaro? Is it A, Battle of the Bands? B, Cooking Contest? Or C, Cheering Contest? Itawag ang iyong sagot sa aming hotline 873-70700. O mag-text ng Tuesday promo space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0998-590-0620. Globe 0977-803-5608. At sa number 0925-300-3000. Only the 20th caller and 20th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na! Sa buhay, may mga sikreto tayong tinatago na pilit tayong kinukulong sa takot at pangamba. At para makalaya tayo, let's confess it to someone you can really trust para matulungan tayo. Let's expose that darkness in your life and bring it to the light. Amen. And the secret to overcome sin is the confession of who God is in our lives. Tama. Romans 10 verse 9 says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ikaw, paano ka binago at niligtas ni Jesus sa kasalanan? Share that on your social media account to encourage others and glorify God. Just use the hashtag TSCA may sikreto ako. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye-bye! Ang unang goal ko, hindi talaga to sell eh. Pero to inspire people na hindi mo kailangan magdamit ng sobrang mahal. You can be stylish in your own way. Yung galit na naging puot, yung galit na nakakapanakit na ibang tao, napakasama ko noon. Napakasama ako.